sabi nila pagdating ko. Mula Pampanga, lumuwas pa ng Maynila si Efren Erenya sa paniwalang mas mabilis makakakuha ng driver's license dito. Pero dalawang araw na siyang pabalik-balik, hindi pa rin niya nare-renew ang kanyang lisensya. Paghapon kami dito, ano po itutulog ko? Mamaya may trabaho na naman ako mamaya. Sa ilalim kasi ng bagong memorandum circular ng Land Transportation Office, gagawin ng electronic ang transmission ng mga medical certificate ng mga nag-a-apply ng student permit at driver's license. Nagsimula na ito ipatupad sa NCR at Region 11 kahapon. Ito yung pila ng mga tao papasok sa isang accredited na medical clinic ng LTO para makakuha ng medical certificate. Ang problema, oras na raw ang binibilang ng mga tao ditong naghihintay dahil sa napakabagal raw na proseso. Si Ed Marteja, alas 4 pa raw na madaling araw pumila, pero tanghali na, malayo pa rin siya sa bungad ng klinik. Sabi nila, kailangan hagahan. So pagdating namin dito, ganun din, hindi mo umuusod yung pila po. Ay, babalik na lang po sila sa susunod na lang po. Hindi na po obra kasi mabagal pa ang tagmo ng proseso ngayon. Sa Quezon City Licensing Office, wala gaanong mga aplikante. Umaabot kami ng 800 per day. So nalilimit na lang sa 240. Sabi ng LTO, iilang medical clinic pa lang kasi ang nakakapagpa-accredit sa kanila. Nasa proseso pa rin daw ng pag-a-adjust ang IT system ng LTO. Mas marami yung mga hindi ka agad nag-apply, thinking na pag nag-apply ka, ma-approve ka agad ng isang araw. Kung na nakapag-apply ko sana sila noong December pa, and then ay ayos na po nila yung IT requirements po nila, dapat by January 7. Pero bukod sa mahabang pila, problema rin ng ilan ang doble gastos sa medical exam. 200 pesos lang daw kasi ang bayad noon. Pero matapos si computerize, 400 pesos na ang singil ng ilang medical clinic. Yung 400 na yun, pwede mo na maiiwi sa pagkain sa mga bata eh. Wala po kaming nilalagay na amount kung magkanong dapat singilin ng mga medical clinics. We leave it to their discretion kung magkanong dapat nilang isingil. Humingi naman ng paumanhin ng LTO sa mga naabala. Hindi na raw kokolekta ng multa ang LTO sa mga lisensyang nag-expire na dahil sa naging system glitch. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.